Ito ang nakakagulat, unity nga ba o pagkakaisa na nga na nakakabalik na mga dilawan sa Malacañang? Tila ito ang matinding hinaing at komento ng isang batikang broadcaster na walang iba kundi si Mike Abe kaugnay sa unti-unting pagbabalik ng mga dilawan sa Malacañang. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-showbiz, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga ka-showbiz, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang ayon pa sa batikang broadcaster na walang iba kundi si Mike Abe ay tila hindi na maganda ang nangyayari ngayon sa Marcos administration dahil tila puro corrupt at may bayad di umano ng korupsyon ng mga ina-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Malacañang. Banat pa nila ay wala naman daw talagang masama kung papalitan ng iba ang mga gabinete. Pero wag naman daw sana yung mga dilawan na may mga background ng korupsyon. At dito nga ay hindi na mapigilan ng maglabas ng saloobin si Mike Abe kaugnay sa Percy Lapid case. At tila mas pinapaboran pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga dilawan at tuta ni Aquino na walang iba kundi si General Katapang. Kumpara sa inappoint ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte na ama ng Vice President ngayon na si Vice President Sara Duterte Carpio na walang iba kundi si General Bantag na talaga namang marami nang napatunayan na linisin ito ang New Bilibid Prison. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umaniaga ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Former President Duterte, please umaksyon ka na po. Dapat maibalik na si Bantag sa Bilibid para tuloy-tuloy ang pagbabago at mawalan na ang mga illegal na gawain sa Bilibid. Please palitan na si Katapang dahil dati yung tuta yan ang dilawan. Ibalik na si General Bantag at panawagan namin kay President Marcos ay nasaan makinig ni po kayo sa hainaing naming mga ordinaryong Pilipino. Mag-ingat po kayo Pangulong Bongbong Marcos Jr. Baka matulad po kayo sa mamunang labis ng tiwala sa mga dilawan na siyang dahilan na kanyang pagkabagsak. Hashtag ibalik si Bantag sa Bilibid. Hashtag palitan na si Katapang." Ana Maria Felisa Castro, "What Pangulong Bongbong Marcos did to Gen Bantag is replaced with General Katapang is a very big mistake. Hi Pilipinas, kailan tayo babango muli? Ang dami ng krimen ngayon na wala na si Pangulong Rodrigo Rua Duterte." Ana Maria Manuel de Jesus, "Pangulong Bongbong Marcos Jr. ibalik po si General Bantag para di maulit ang droga sa Pilipinas." Ana Maria Yan Konyo, "Ibalik si Bantag, please Mr. Pangulong Bongbong Marcos Jr. para po mapangalagaan ka, mahal na mahal ka namin para hindi na namin masayang ang 31 million na boto namin sa iyo. Mas may tiwala kami kay Bantag kaysa siya sa inilagay ni tatay na digong sa pwesto dyan." Ay naman kay Leticia Mantel, "Yes Abe, we're having our united wake up call to our dearest Pangulong Bongbong Marcos Jr. Please hear our plea for our beloved Philippines' sake. Don't overtrust people around you. Please be observant. Thank you very much." Ay naman kay Benji Vacquers, "Bantag forever." Ay naman kay Carlito Aguilar, "Sana bumalik nas ko. Bumalik ka Sir Digong. Bantag para naman malinis ang husto ang NBP na yan. Ikaw lang ang nakakagawa niyan dahil seryoso kayong trabaho para tuluyan ng mawala ang drug syndicate at iba pang illegal na gawain sa loob ng Bucor." Ay naman kay Lourdes Nuevo, "Please the Lord." Ay naman kay Linda Joseph,
mga kababayan kong mahal, salamat sa Diyos. Answered prayers for General Bantag. Mabuhay po Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano naman kay Tuti de Guzman? Ang sabi ni General Bantag, di na raw siya babalik sa posisyon ng bilang hepe ng Bilibid. Magpapahinga na lang daw siya. Sayang siya sa napakahusay pa naman. Ano naman kay Raul Camposana? Yes, unity is good, but if some group will accept unity for their own interest or convenience, it's not good. Pangulong Bongbong Marcos Jr. should be watchful to his surroundings, especially those behind him. Ano naman kay Severino Morejo Jr., dapat ibalik si General Bantag as head of Bureau or Bucor. At Pangulong Bongbong Marcos Jr., hingi namin na ibalik si Bantag sa Bilibid. Salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ayon naman kay Lagro Joey, sana maibalik si General Bantag sa Bilibid para mapigilan ang paglaganap ng droga sa Bilibid. Go, 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 Sir Bantag. Laban lang, basta tamang ipaglalaban mo para sa bayan. Ay naman kay Gardenia, Bantag forever, huwag po formahin ang Bilibid, Queen Diliman. Ay naman kay Aurora Mabalot, thank you Jesus, babalik si General Bantag sa Bucor. Ay naman kay Raul Camposano, I have a saying, don't ever trust an enemy. Ay naman kay Ruby Andradan, tanggalin na si Katapang, ibalik si Bucor Bantag para di na maibalik ulit ang mga maling gawain ng mga drug lord sa loob ng Bilibid. Ay naman kay Main Ping, tignan na lang natin kung ang mga kakaunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hayaan sana siyang mag-decide kung ano ang tingin niya at sa kanyang admin. In the end, siya ang Pangulo at kung andyan man ang mga mangyayari sa gobyerno, shoulder niya mag-isa. Ay naman kay Emilia Vadel, yes po yan, ang hinihintay namin na ibalik si General Bantag sa Bucor. Siya po ang karapat dapat na mamuno sa Bucor, mapagkakatiwalaan sa kanyang maganda at maayos sa gawain. God bless po. Ay naman kay Erlindo Coresca, tama idol, ibalik si General Bantag. Ay naman kay Julio Sepnyo, good. Ay naman kay Luzada Telma, ibalik mo si Bantag dahil si President Duterte ang naglagay dyan dahil sobra ang malakit o masakit niya sa bayang Pilipino. Sana mahalin mo rin kami lahat. Ay naman kay Tauro 26, General Bantag for Senator next election. Ay naman kay Ray Senior Guzman, unahin muna ang bayan bago ang dilawan. Ay naman kay Nelda Zamoranos, ibalik si Bantag. Ay naman si Antonio Lee, Bantag, 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 go, 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 fighting. Ay naman kay Luzana Telma, yes, ibalik si Bantag para wala tayong mga drug lord at kidnapper dito at huwag kang magpadala sa iyang asawa. Ay naman kay Lesita Casino, I salute you Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sana po makabalik sa pwesto si General Bantag at huwag pong kababayaan na masira po ang nasimulan mong pagbabago. Pangulong Rodrigo Roa Duterte lang sa kalam. Ay naman kay Alan Alcantara, dapat ibalik si General Bantag. Ay naman kay Rene Mastaco, Bantag pair. Ay naman kay Antonio Lee, ibalik mo si Bantag. Please, please, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ay naman kay Genevieve Dangdang, ibalik si Bantag at i-assign sa Katapang na Pikit North Cotabato dahil mas madaming patay doon kaysa kay Lapid. Ay naman kay Ramon Lescano, nagmamagaling ay DALG Papogi, di nag-iisip na magiging resulta. Pati si General Bantag na apektuhan din sa ginawa nila. Alam kay Veranda Santillan, pakiusap lang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ibalik si Bantag. Alam kay Legion Eve Mary, obedience to him, maganda para sa mga ngilan-ngilan. Sa gayon ang mga ilagay nyo, mukhang magtalaga o magtatalaga sila ng mga panibagong sindikato sa loob ng gobyerno. Naway Pangulong Marcos, establish well your government first bago maglagay ng mga dilawan, pero walang bahid ng korupsyon at pansariling kapakanan lamang ang gusto. Kaming mamamayan ay di na stupido. We know who are those people capable of doing something.
and Co. Sa nagkikomento na ito na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman na gusto na nga nila na ibalik na ni si General Bantag sa kanyang posisyon kasi yun naman daw talaga ang dapat na gawin na pamahalaan kasi maliwanag pa di umano sa sikat ng araw na wala talaga di umano kasalanan si General Bantag para tanggalin siya sa kanyang posisyon. Balat pa di mo na marami sa ating mga kababayan hindi daw di mo na lubos maisip kung bakit ganoon na lamang di mo na kadaling tanggalin ni Bantag or si Bantag sa kanyang posisyon gayong ilang taon na di mo na niyang pinatunayan ang kanyang sarili na wala di mo na siyang ibang hangad kundi gawin lamang kanyang trabaho para maayos niya ang takbo ng bilibid. Dagdag pa di mo na nila ang nag-appoint daw di mo na kay kanya ay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte na talaga namang napatunayan ng ilang beses na magaling siya at talagang mapili siya sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Kaya naman kung ang pinagkakatiwalaan niya si General Bantag ay talaga naman daw nakatiwa-tiwala itong tao at kailanman ay hindi ito nabibili ng kahit pang anumang halaga. At yun na nga mga ka-showbiz, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tukol sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutin click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. Thank you so much po!